Sa nakalipas na aralin, ay inyong natutunan sa industrial arts ang mga pamamaraan at sistemang pagsusukat. Napakalagang malaman at maunawaan ngayon pa lang bilang bata ang tungkol sa mga araling nakapaloob sa industrial arts ng edukasyong kahitahanan at pangkabuhayan. Ngayong linggo ay muli tayong mag-aaral sa panibagong linggo ng Learner's Packet Week 3, ang paglilitra. Ano nga ba ang paglilitra? Ito yung napakahalagang tanong na dapat ninyong matutunan. Okay, ang layunin ng ating pag-aaral ay inaasahang na isasagawa ang paglilitra, pagbuo ng linya at pag-uhit. Bilang isang mag-aaral ay mahalagang malaman ang nakapaloob sa script later. Di ba napakaganda? Ito naman yung tinatawag na text letter. Text letter. Ito ang mga litrang may pinakamaraming palamuti.
Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Kung tingnan nyo sa loob ng inyong tahanan, tingnan nyo yung mga diploma ng inyong mga ate, mama at papa upang inyong tandaan na ito yung tinatawag na text letter. Yan. Katulad hawig, di ba, sa mga diploma, makikita nyo. Okay, iikot ang inyong paningin sa inyong mga tahanan, sa mga wall, sa mga dinding, at makikita nyo ang mga disenyo ng diploma o sa mga certificate. Okay, tatahak tayo sa mga gawain bilang isa. Isa sa gawa ninyo ang isipin ng mga hanap buhay na matatagpuan sa inyong lugar na ginagamitan ng paglilitra. Itala ang mga ito sa iyong sagutang papel. Okay, isipin ng isa, pangalawang hanap buhay, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Ano nga ba yung ginagamitan ng mga hanap buhay na ginagamit ang paglilitra? Yung mga nagtatatak ng damit, di ba? Kasali yan. Yung mga signage ng mga sasakyan, isa rin yun. Ano ba yung mga ginagamit ng paglilitra? Yung mga nagpiprint ng mga dyaryo, isa yun sa mga hanap buhay. Ano pa? Yung gumagawa ng mga signage sa mga malalaking tindahan. Diba? Yun yung mga hanap buhay na nakapulob. At marami pang iba. Gawain bilang dalawa, isulat ang buong pangalan gamit ang iba't ibang uri ng letra, gutik, roman, script. At text, gamitin ang template sa ibaba gamit ng long bond paper. Yan. Kung anong baitang ka, susulat mo yan dyan. Isulat ang buong pangalan gamit ang iba't ibang uri ng letra, gutik, roman, script, text, gamit ang template sa ibaba. Kung sana sa ano, dito gagawa ka dito ng pangalan mo. Halimbawa, Juan. Juan de la Cruz, halimbawa, Juan de la Cruz. Yan. Gagamitin mo, halimbawa, ito, Gothic, Roman, script, at text. Dito mo gagawin yan dito sa bahaging ito. Siyempre, gagawa ko muna ng pangalan mo rito, baitang, gawain, ito, at pizza. Dito naman yung pangalan na gamit ang mga uri ng litra. Gawain bilang tatlo, sa pagkatuto bilang tatlo, yan isa sa gawa ninyo. Sulat ang litra ng tamang sagot sa iyong sagot ng papel. Alin ang pinakamakapal na uri ng litra? Ano ba sagot dyan? Siyempre, parang ito. Alin ang ginagamit sa pagtitipik sa mga sertipiko at diploma? Kung ang sagot ninyo ay ito. Ito. Tama. Sagot. Alin ang malaya ang ginagawa upang makabuo ng mga litra at numero? Malaya. Sa pamamagitan ng kamay. Paglilitra, paglilinya, pagpipinta, pagsusukat. Paglilitra. Di ba? Diploma. Yan, sa mga diploma. Gawain bilang tatlo. Sulat ang litra ng tamang sagot sa iyong sagot ng papel. Alin pinakasimpleng uri ng litra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo?
Okay, simple, simple, simple yung tinatawag natin na gutik. Alin ang ginagamit sa paglilitra sa kanlurang Europa noong panahon kung minsan ay tinatawag ng Old English? Tinatawag ng Old English. Yung tinatawag na ito ba ay gutik, ito ba ay text, ito ba ay Roman o script? Alin ang ginagamit sa paglilitra ng kanlurang Europa? Alin ang ginagamit? Gutik, text, Roman, script. Okay. Tangasunod na gawain, bilang apat, basahin ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagot ng papel. Ano-ano ang mga uri ng letra? Ibigay ang pagkakaiba nito. Ano-ano ang mga hanapbuhay na maaari mong gawin mula sa paglilitra? Yan. Yan ang sasagutan niyo. Ano-ano? Ano ang pinakamahirap na gawin sa mga uri ng litra base sa iyong karanasan sa araling ito? Ano yung pinakamahirap? Para sa akin yung text letter, pinakamahirap yun. Ay, yung script at saka text. Nahirapan ako doon. Gawain bilang lima. Isulat ang litra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagot ng papel. Si Rinaldo ay sumusulat ng mga litra sa mga diploma ng batang nagsisipagtapos. Anong uri ng litra ang kanyang ginagamit? Gutik, Roman, script, text. Sagot ay text. Ito ay mga litra noong unang panahon na ginagamit sa kanlurang Europa, sa kasalukuyan ay kilala sa tawag na script. Yeah. Kilalanin ang mga litrang ito sa E, B, C, D, E, F, G, H. Okay, Gothic, Roman, script, text. Ito ay Roman, litrang Gothic. Uri ng negosyo na tumatanggap ng mga paggawa ng mga layout at nag-imprinta ng mga magazine, diaryo at iba pa. Animation cartooning, printing press, furniture and such shop, and portrait in printing. Printing press ang sagot doon. Okay. Gamit ang lapis at short band paper, bumuo ng isang slogan tungkol sa pangkalusugan, pangkaligtasan gamit ang natutunan sa paglilitra. Pumili ng isang uri ito. Gawing batayan ng kasanayan ng rubric na ito. Ito yung nakapaloob sa lip learner's packet o lip packet. Sa araling ito, makikita nyo sa inyong mga lip packet na subcopy. Okay, isulat ang iyong nararamdaman at realisasyon ayon sa iyong napag-aralan. Gamitin ang mga sumusunod na salita sa simula ng iyong pangusap. Anong naunawaan mo? Anong nabatid mo? Anong naisasagawa? Naisasagawa ko na. Naunawaan mo na ba? Naunawaan ko na? Nabatid ko na? Naisasagawa ko na? Okay, nangyaring sagutan ang mga nakapaloob na aralin sa linggo ito sa inyong mga sagutang papel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, para sa mga susunod na linggo ay aking ibabahagi ang mga nakapaloob sa learner's packet sa bawat linggo ng inyong pag-aaral. Okay, maraming salamat sa inyo. Sana ay inyong matutunan ang mga nakapaloob sa araling ito. Maraming salamat sa inyo at enjoy ang inyong pag-aaral.